Live mula sa GMA Network Center, 20 taon ang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang binangga, kundi kinalagkad at binutas ang bangka ng Pilipinas na mga tauhan ng China Coast Guard. Base yan sa mga kwento ng dalawang source ng GMA Integrated News, kaugnay ang insidenteng ikinasugat ng 7 sundalong Pinoy, kabilang ang isa na naputulan pa ng hinlalaki. Sabi naman ng China, sumampa pa ang kanilang mga tauhan sa bangka. May mga sinamsam din silang baril at hinostage na mga bangka ayon sa isang source. Nakatutok si Joseph Moro. Sa litratong ito na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang isang sundalo ng Philippine Navy na nilalapatan ng lunas. Pasintabi sa mga nanonood, kita sa larawan ang kanyang kamay na napatulan ng hinlalaki. Ang sundalong ito ang isa sa mga nasugatan na magpang-abot ang Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin kahapon ng madaling araw. Nangyari ito habang nagsasagawa ng rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang insidenteng ito ang unang banggaan ng China Coast Guard at Philippine Navy matapos ipatupad ng China noong Sabado ang sarili nilang administrative law enforcement procedure na aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng teritoryo raw nila. Walang gaanong detalye sa inilabas na pahayag ng National Security Council o NSC kagabi. Sinabi lamang na kahapon ng umaga na unsyami ang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Dahil ito sa agresibong aksyon ng China kung saan binangga at hinatak nito ang sinasakyang inflatable boats ng mga sundalong Navy ng Pilipinas. Kinundi na ng NSC ang aksyon ng China. Walang binanggit ang NSC na may nasugatang sundalo. Ang sabi naman ng spokesman ng China Coast Guard sa isang pahayag, lumabag daw ang Pilipinas sa pangako nito at nagpadala ng supply ship at inflatable boats sa Ayungin. Kaya bukod sa pagbigay ng warning at pagharang, sumampa raw ang China Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy at nag-inspeksyon sa loob. Sabi ng China, legal at professional ang ginawa nilang ito. Pero bukod sa mga kwentong ito, nakakuha ang GMA Integrated News ng karagdagang mga detalye mula sa dalawang mapagkakatiwalaang source kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga pwersa ng Pilipinas at China. Ikwento ng unang source na isang opisyal na may alam sa nangyaring misyon. Bukod daw sa pagkaladkad sa rigid hull inflatable boat sa RIB, binutas pa raw ito ng China kahit may sakay ng mga sundalo ng Philippine Navy. 7 sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan sa insidente. Ang isa sa kanila naputulan pa daw ng daliri. Ganito rin ang ibinigay na detalye ng isa pang opisyal na matagal ng source ng GMA Integrated News na nakakuha ng initial report sa nangyari. Bukod raw sa pagbutas sa inflatable boat, binasag din daw ang salamin nito at sinira ang engine gamit ang isang maso. Sinamsam pa daw ng mga Chinese ang mga baril ng Philippine Navy, pati na ang mga cellphone ng mga sundalo. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, 4 na RIB o Rapid Hull Inflatable Boat ang hinostage ng China. Pero ibinalik din sa Pilipinas matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon. Ipinakiusap din sa China na makuha ang mga sugatang sundalo sa isang medical evacuation. Ibinagbigay alam na namin sa Department of National Defense, National Security Council at sa Armed Forces ang mga impormasyong hawak ng GMA Integrated News para humingi ng reaksyon, pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Sa mga larawang eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News na ibalik na ng PCG sa Buliloyan Port sa Palawan, ang mga sundalong Navy. Kita rin sa larawan ang isa sa mga inflatable boat na sinira umano ng China na nakabalot sa asul na trapal. Dinala na sa ospital ang mga nasugatang sundalo. Sa pahayag ng NSC, ang Armed Forces at Philippine Coast Guard ang nagsagawa ng resupply mission. Pero ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Jay Tariela, the resupply mission is a mission of the Armed Forces of the Philippines. The Philippine Coast Guard, we were there just to support the Armed Forces of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may tauhan ng Philippine Navy na malubhang sugatan sa Ayungin kahapon. Mariin namang kinundina ng Amerika ang tinawag nilang irresponsableng aksyon ng China laban sa Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and it could lead to misunderstandings and miscalculations that could lead to something much bigger and much more violent.
Nabahala raw ang Amerika sa mga naging aksyon ng China Coast Guard laban sa mga sundalo ng Pilipinas kung saan isang sundalo ang kumpirmadong nasugatan. We're deeply concerned about the injuries suffered by this Philippine sailor. Ang US State Department mariin ding kinundena ang anyay irresponsibleng aksyon ng China na pigilan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng maritime operations at maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Stand by our Philippine allies. The PRC vessel's dangerous and deliberate use of water cannons, ramming, blocking maneuvers, and towing damaged Philippine vessels endangered the lives of Philippine service members. It's reckless, and it threatens regional peace and stability. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na isang sundalo mula sa Philippine Navy ang malubhang nasugatan sa insidente. Nangyari daw yan sa sinadyang pambangga ng China Coast Guard sa rotation and resupply mission sa Iyungin Shoal. Ang nasugatang sundalo ay ligtas nang na-evacuate at nakatanggap ng medical treatment. Hindi raw katanggap-tanggap ang patuloy na marahas na aksyon ng China Coast Guard. Dapat daw pigilan nila ang kanilang sarili para hindi na mapalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang statement, kinundena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang reckless behavior ng China. Taliwas na daw ito sa mga unang pahayag ng China na good faith at decency. Hindi na nagbanggit ng karagdagang detalye si Teodoro, pero anya, sisikapin daw ng AFP na gampanan ng tungkulin nitong protektahan ang territorial integrity, soberenya at mga karapatan ng bansa. Ang insidente kahapon sa Iyungin Shoal ang ikatlong naiulat na pagkakataong may mga tauhan ng Pilipinas na nasaktan sa rotation and resupply mission. Una ay noong March 5, nang sabayang i-water cannon ng dalawang China Coast Guard ship ang resupply ship na Unaiza May 4. Apat na sakay nito ang nasugatan. May mga nasugatan din nang muling dumanas ng pangwa-water cannon ng Unaiza May 4 noong March 23. Sa videong nakuha noon ng GMA Integrated News, kitang-kita kung paanong napinsala ang loob ng barko sa halos isang oras na pagbuga ng tubig ng China Coast Guard. Hindi bababa sa tatlo ang nasugatan dito. Ayon naman sa isang security analyst, ang ginawa kahapon ng China sa mga sundalo sa Iyungin, isang uri ng illegal use of force na posibleng basehan para i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. It's an unlawful arm attack that of course has caused injury and of course damages, and it's a violation of international law. Mm-hmm. Military vessels are supposed to be immune from boarding and of course harassment. Kung pwede nilang gawin yan, they can also do it to the Sierra Madre. Naniniwala din daw si De Castro na ang pananahimik ng AFP maaring hudyat na kumukonsulta ito sa US at mga kaalyadong bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas. Kinondena rin ng iba pang bansa ang pinakabagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Sabi ng Embahada ng Canada sa Pilipinas, hindi sumusunod ang China sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Panawagan ito sa China ipatupad ang 2016 arbitral ruling. Binigyan din ng Embahada ng Republic of Korea ang halaga ng pagtataguyod sa kapayapaan sa South China Sea nang naaayon sa batas. Narawagan din ang German Embassy ng mapayapang pagreresolba sa mga alitan. Kinundena rin ng British Embassy ang mga aksyon ng China. Nagpahayag din ang pagkabahala ang mga embahada ng Japan, Australia, EU, New Zealand at France. Patay na ang batang nahulog sa creek sa kasagsaga ng ulan kahapon. Mula Caloocan na tagpuan ng labi sa Marilao, Bulacan. Nakatutok si June Veneracion. Ayan na po, patulak na yan. Mula nang mahulog sa creek sa barangay 176 Caloocan kahapon, wala nang tigil ang paghahanap sa 8 taong gulang na si Jacob Anderson Manrique ng mga rescuer kahit nang magdilim. Kaninang umaga, nakumpirma ang pinangangambahan. Natagpo ang nakalutang ang labi ng bata sa ilog sa Marilao, Bulacan. 15 kilometro ang layo mula sa creek kung saan siya nahulog. Mismong ang ama ang kumilala sa labi ni Jacob. Ang laki pala ng pinagdaanan mo, no? Miruin mo, inabot ka dito sa Marilao. Iniisip ko kung gano'n siya gagulong-gulong, hindi ko alam. Ganun. Dapat ako na lang sana. Usually pag may ganung drowning dun sa side na yun sa north natin, usually, ang daanan kasi ng tubig is going to Marilao River. Hindi rin makapaniwala ang ina
na hindi siya mayayakap pa ng anak. Ay ko, anak, gumising ka dyan, anak. Uwi na tayo, anak. Dito na, mama. Sana, Ania, di na niya pinagbigyan ang pakiusap ng anak na maligo sa ulan. Hindi niya alam na maglalaro pala ito sa umapaw na creek. Mahal na mahal ko siya, sir. Hindi ako na sorry sa kanya. Hindi ko siya natulungan, hindi ko siya nasaklolohan. Mga oras na kailangan niya kami ng daddy niya. Sabi ng mga residente ng barangay, hindi ito ang unang pagkakataong may nahulog sa creek. Dapat maano na yun, sir, matakpan na siguro para wala na pong ibang madami, sir, na batang katulad ng kasing laki ng anak ko, sir. Yung mga batang maliliit. Ipapa-inspeksyon na ito ng City Hall para marimedyuhan. Baka pwedeng palagyan ng mga screen para maharang siya, para hindi din mangyari yung ganun. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Arestado ang dalawang suspect sa panggagahasa sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City at Pasig. Ang biktima umano ng isa, miyembro ng LGBTQ community. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ongoing ang basketball game sa isang gym sa Quezon City nang pumasok ang mga police at matapos makipag-coordinate sa komite at makiusap na itigil ang laro. Binitbit nila palabas ng court ang referee pagdating sa locker room. Inuhunin po namin kayo kasi po sir, meron po kayong existing warrant of arrest. Si ref, inisyuhan ng warrant of arrest sa kasong rape. Matapos ireklamo ng Noe 17 anyos na anak ng kanyang churchmate sa Osamis City noong taong 2014. Yung ating suspect, nagbigay ng tubig doon sa ating biktima na kung saan nung ininom nung bata, she was then 17 years old. At unfortunately nga, nawalan siya ng malay at ayun, nalaman niya na lang nung pagkagising niya, nagkaroon siya ng ulirat, nare-rape na pala siya that time. Mula raw noon, lumuwas ng Maynila ang suspect at dito na nagtago hanggang matrace ng PNP Intelligence Unit. Hindi pa nagbibigay ng payag sa amin ang suspect pero una na muna nitong sinabi sa mga pulis na pinepersonal lang siya ng pamilya ng biktima. Sa Barangay Rosario sa Pasig naman, dinakip ng Pasig Police ang isa pang rape suspect umano. Ayon sa investigasyon, miyembro ng LGBTQ ang ginahasa ng suspect. Ayon sa pulisya, inakala umano nitong hindi na siya mahuhuli pero nagpursigi ang biktima na makapaghain ng reklamo. We prioritize those cases involving rape. Huwag kayong mag-atubili. I-report nyo agad sa amin, sa aming himpilan, lalo na sa women's desk. So, a-action na natin agad yan. So, huwag nyo nga ikatakot yan. Ituro nyo ang ating mga perpetrator dyan. Wala pang pahayag ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Iginiit ng sinuspending si Mayor Alice Guo sa isang sulat para sa Presidential Anti-Crime Commission na hindi siya sangkot sa human trafficking, money laundering at iba pang krimen na may kinalaman sa Pugo. Hindi rin daw makatarungang isakda lang isang alkalde sa ganitong mga aktibidad nang walang sapat na ebidensya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nagpahatid ng sulat si Guo sa Executive Secretary na siyang Chairman ng Presidential Anti-Crime Commission o PAOC. Just expressing the mayor's intention that she will that she is one with the commission to uncover the truth and for justice to prevail. Sinagot din niya sa 6 na pahinang liham ang ilang aligasyon. Itinanggi niyang money laundering at pagpapatayo ng Pogo ang layon ng Bauful Land kung saan naging part owner siya. Walaan niyang basihan ang aligasyong simulated o pakunwari lang ang pag-divest o pagbitaw niya sa pag-aari sa kumpanya. Kaya walaan niyang basihang idawit siya sa anumang usapin tungkol sa kumpanya dahil inilipat na raw niya ang interes sa Baofu sa pamamagitan ng deed of assignment bago pamahalal noong 2022. Wala na raw siyang direktang partisipasyon o financial na interes sa kumpanya nang mangyari ang mga aligasyon. Hindi umano siya tumakbo para protektahan ng personal na interes sa negosyo. At kaugnay ng mga akusasyon ng PAOK, iginiit niya ang kulang ang mga elemento para sabihing sabit siya sa human trafficking, kidnapping o money laundering. Iginigit din ni Go ang presumption of innocence o ang pagiging inosente hanggat walang konkretong ebidensya para patunayan ang paratang. Hindi anya porke mayor ay protektor, kasangkot o kasabot na sa mga krimen sa kanyang nasasakupan. Maari naman anya maisagawa ang mga organisadong krimen ng patago. Hindi anya makatarungang isakdalang isang mayor sa mga ganitong aktibidad nang walang sapat na ebidensya.
Walaan niya siyang direktang pakikilahok sa pang-araw-araw na operasyon ng mga gaming operators. Ang mga desisyon kagunay nito ay saklaw umano na ibang ahensya. Tiwala umano si Go na mapapatunayang wala siyang kinalaman sa mga aligasyon. Sabi naman ng PAOK, magkukomento sila kagunay ng liham ng mayor. Oras sa mapag-aralan nila ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Inilatag ng bagong hepe ng NBI ang mga direktibang gusto niyang patutukan sa ahensya. Kabilang ang pagpuksa sa naglipa ng insidente ng scam bago pa man makapambiktima ang mga ito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Yan ang marching order sa akin ng ating Pangulo. Look into this cybercrime. Ang dami ng scam. Kabilang yan sa direktiba ng bagong director ng National Bureau of Investigation na si Retired Judge Jaime Santiago, alinsunod sa marching order ni Pangulong Bongbong Marcos. We will work hard on cyber crimes. Ito ang pupukpukan ko maigi, yung cyber crime. Baka iba sa inyo, naloko na rin. Ang target niya, maging proactive o manghuli ng scammer bago pa man makapambiktima. Paiiralin din daw ang reward system sa Bureau. Ubusin natin yung intelligence fund. Magbigay tayo ng reward system. Bakit hindi? Ikalat natin yan. Hindi ko bubulsa yan. Atin yan. Tutulong din daw ang NBI sa PCSO at PAGOR laban sa illegal gambling. Sabi ni Santiago, mabait siya boss. Pero babala niya sa kanyang mga tauhan. The director must always be informed. Pag lumakad ka, hindi ko alam, buntot mo, hila mo. Walang magbabangketa. Mataas tayo. Sabi niya sa kanila, huwag siyang ituring na baguhan. Dahil sa NBI siya una nagtrabaho noong 1977 hanggang 1979 bago naging pulis. Kaya dito raw siya nag-umpisa at dito rin niya tatapusin ang kanyang karir. May bili naman si outgoing NBI Director Attorney Medardo De Lemos sa kanyang kapalit. Sana tapusin natin ang naumpisahan natin na efforts ng NBI at ng Department of Justice na maibalik natin dito si Congressman Teles. Inutugis din natin si DG Pantag. Sana ipagpatuloy natin ang ating mga efforts. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas. Good evening mga kapuso! Naghain ng counter-affidavit ang kampo ni Orgy Diaz sa reklamong online libel na inihain ni Bea Alonzo noong Mayo. Makichika kay Lars Santiago. Naghain ng counter-affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office ang showbiz columnist na si Orgy Diaz at co-hosts niya sa online show para sa reklamong online libel na inihain ni Bea Alonzo noong Mayo. Sa complaint affidavit ni Bea, sinabi niyang biktima siya ng mga mali, mapanira at malisyosong impormasyon na ikinalat anya ng tatlo. Wala naman sinabi yung client namin na si Orgy Diaz at yung mga co-host niya yung ibang nagsabi. Ngunit kahit may sinabi yung mga co-host niya, ito ay nakapaloob pa rin sa fair comment doctrine na pinoprotektahan ng ating Korte Suprema. Nagsampa rin ang countercharge na perjury ang co-host ni Orgy na si Loy Villarama laban kay Bea. Dahil sa complaint affidavit daw ng aktres ay pinalalabas na nagsabi si Villarama ng mga mapanirang salita kahit wala naman daw itong sinabi. Ayon sa abogado ng tatlo, bukas ang kanilang panig sakaling magkaroon ng pag-uusap o mediation. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon at panig ni Bea sa pagsusumiting ito ng counter-affidavit ni na Orgy at mga kasama. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago, Nakatutok, 24 Horas.